Magandang araw mga idol. Ito, Toyota Rush. Lalagyan natin ng subwoofer. Yan mga idol, no? So ngayon actually mga idol, sinilip ko na to eh. May isang problema. Walang RCA ang stock na car stereo ng Toyota Rush. Yan, walang RCA. So paano ang gagawin mo? Paano mo lalagyan yan ng subwoofer kung walang subwoofer out yung ating stereo? Yan. Ayan ang ipapakita ko sa inyo. Kaya tara. Ito mga idol. Kung mapapansin nyo, makikilala nyo to. Ito yung galing sa Hi-Ace. No, kasi yung may-ari na ito sa sasakyan na to. At saka yung Hi-Ace, iisa lang. Gusto nyo rin daw maikabit dito. So, pwede kilipat. Kumbaga, parang ganun. So, di ba? Yung dati kasi ginawa natin, may sakit na ganito eh. Yan, kaya pwedeng ilipat. So, yan. Ang ikakabit natin. Dito naman sa may Rush. Okay. So, ito. Babaklasin natin to. No, ngayon, kung paano baklasin to, eh, hindi ko pa alam. Pero, tignan natin ha. Sa karaniwa, ito lang naman yan eh. Oh. Matry natin. Yan. Okay. So, mapangat mo lang ng konti yan eh. Pagkapangat mo na dito. Ang ganda pag may itong pipisa. Mm-hmm. Yun. Dito sa baba. Yun. Alright. Kabila. Dandan lang. Mga damage. Yun. Kabarasin mo na dyan. Wiggle-wiggle mo lang. Para hindi masyadong... Yun. O, diba? So, ganun lang. Ayan. And then, tanggalin natin yung wire dito. Sa, ano yan eh? Hazard. Yun. And then, stereo na agad. Yun. Madali lang pala ito eh. Phillips screw! Phillips screw! Okay. So, Phillips screw, no? Para mabaklas naman ito. So, apat lang yan. Yung mga tenga. Kitang-kita nyo na kagad. Then, mahuhugot na natin to. Okay. Then, hugot na. Yun. Oh. Yan yung likuran yan. So, ngayon ang tanong. Ito yung sinasabi ko. Diba? Ang linis. Walang RCA. Kahit baby plug man lang, wala eh. So, ito yung wiring. No, antena. So ngayon, parang gagawin natin para magkaroon ng RCA yan. Ito ang kasagutan mga idol. May nabibili nito. So actually mga idol, ito is high to low converter. No, so ibig sabihin, kukuha ka sa speaker. Ito, totoong wire na to. Yan, kukonekta mo yan sa speaker. Then magkakaroon siya ng output na RCA. Yun ang gagawin natin. Actually mga idol, yung ating amplifier, meron ding high input yun. No. So yung high input kukuha ka sa speaker, no? Yung binabato nitong ano, speaker, no? O doon ka kukuha ng audio input papunta do sa ating amplifier, kaso yung amplifier na ginamit namin nawawala yung socket niya. Kaya nauwi kami sa ganito. Okay din naman to. So actually mga idol, no? Yan. Tinatugtog namin. So kasi ang kailangan nga natin, no, speaker out. Doon tayo kukuha ng input nito. So ito, lalagyan nga natin sa speaker out, di ba? Then magiging RCA na siya. So ngayon ang tanong diyan, saang speaker out ka kukuha? So, syempre ang daming wire nito, di ba? So, ang ginawa lang namin, no, kasi minsan ano eh, i-analyze mo na lang, makita mo ano siya eh, parang ano, yung bang ano, parang common sense mo na lang, makita mo may apat na wire dito. Mukhang ito yung speaker eh. Tapos yung nipis ng wire, no, parang ganoon na lang eh. So, tinesting namin, hinugot ko. Pagkahugot ko, nawala yung tunog sa rear speaker. Pag binalik ko yan, magkakatunog, yun. So, ito rear speaker to. Ito yung kukunan natin ng input ng ating converter. High to low input, no? So, tulad nito, no, mga idol, yan, no? So, dito nga tayo kukuha ng, ano, ng speaker, no?
ng input ng ating high to low converter. So ngayon, pwede ka naman magsugat dito ng mga wire para makuha yun, pero gusto sana namin para malinis dito namin gagawin. So yan o, di ba, nahuhugot naman yan. So kung paano hugutin yan, ito, itong harap na to, yan o, yan, may mga plastic na puting yun, iaangat mo lang yun, parang ganyan o, iaangat mo lang ng ganun. So ang gagawin mo dyan, kunyari ito, no, tutusukin mo lang dyan, then iangat mo ng ganyan. Pag naiangat mo na, yan o, mahuhugot na. Yun, ganun lang kasimple yung paghugot nyan. Pero, kailangan, bago nyo gawin yun, picturean nyo muna, ha? Tsaka isang side muna. Kasi pagka yan, nagkabaliktad, eh, baka magbago yung pacing ng inyong speaker. No, kumbaga parang positive to positive ang ginawa nyo connection. Dapat, positive to negative pa rin. So, hindi pwede magkabaliktad to pag binalik nyo na. Yan. O, ito. So, ngayon, ano mangyayari dyan? Ito. So, paano mangyayari dyan? Ano? Ito. So, ito, no? Speaker wire lang din to, eh. So, kakabit ko yan dito. Then, yung isang side dito. Then, meron ka ng RCA out. Yan yun. O, tapos, meron siyang gain dito. Pipihitin mo lang para lumakas. Parang ganun. Tapos, kung gusto mo nang hinaan, kung sobra yung, o kapag ka-distorted yung tunog, pwede mong gawin yan. Okay, kabit ko muna to. Pag ganyan. Okay. O, yan, o. Naikabit na natin. So, di ba? Yan, o. Tigisa lang. O. Then, gagawin natin, i-tape natin dito para hindi siya mabunot, di ba? So, yan mga idol, no? Kinakapa ako kung nasan yung remote niya. Pero kasi lumalabas, may dalawang blue, may blue dito. Kasi yung nandito, yung sa may kanyang, ito, yung kanyang antena, no? So ngayon, pag tinester ko to, yan o. Diba ito? So naka-off ang makina. Pag inon ko, yan, ilaw ka agad siya. Kasi lumalabas accessories tong blue na to. Ngayon, pag tinignan ko dito, yung blue, ito to, tong blue na to, is actually may pin yan dito. Ito naman siya, yan o, umiilaw din. Ngayon, ito stereo to, walang off button, no? Sa pagkaon ng, ano mo, ng susi mo, kasi push button to, eh. Pagka on mo ng accessories, antimano, may supply na kagad, no? Yung ito, naka-on kagad. So, ito, lumalabas na ito yung kanyang remote, no? Ito, so katulad yan. I-off ko yung makina, yung ano, yung susi. Yan. O yan, bali on pala, no? Then, kapag in-off ko, yun, doon siya namamatay. Then, namamatay yung stereo. So, pagka namatay yung stereo, kasi may blower dito, kaya ako nalalamang namamatay yung stereo, pati yung panel niya, nawawala, no? So, namamatay siya pagdating dito. No? So, dito ko kukunin yung kanyang remote para sa ampli. Ayan. Pero ito, talaga lagi meron to dahil, ano to eh, oh. Accessories, kahit bunutin ko tong socket na to, meron siya. Ayan o, oh, kunyari, binunot ko. Try natin ha. Ayan, oh. Ayan, nakabunot siya. Ayan o. Oh. Lagi siyang meron kasi, accessories to, battery, negative. So, ito lang yung nawawala ng kuryente pagka namamatay yung stereo. So, dito tayo kukuha, ha? Okay. So, RCA, di ba? RCA, tapos ito yung remote, no? Papunta sa likod to. Ito. Papunta sa likod, papunta sa amplifier. Yan, o. Di ba? Ganyan lang natin. Yan, para makita. Iyon. Yan, o. Di ba? So, yun lang ang kailangan. Remote, then RCA. Then, pwede na natin testingin. O, testing muna. Alright, so, testing na lang siguro. Testing tayo, no? So, after ko ibalik dito sa, ano nyo, no? Sa pagkakamount. Nakita nyo naman, no? Reverse order lang kung paano ibalik. Then, Bluetooth, no? Testing na tayo. So, ngayon, no? Ito, testing. Testing natin, no? Siguro, mag-earphone kayo. Para marinig nyo yung bayo. Hindi nyo naman ma-appreciate dahil receive ng mic ko ng aking recording device and then speaker ng inyong cellphone or computer, hindi nyo ma-appreciate, pero yan, no, ang ganda ng bayo niya. So ngayon, no, bago ko kayo ano, okay, so pure music muna tayo, testing.
So, ngayon, no, kapag kayan, naikabit nyo na. So, ibig sabihin, no, yung ginawa natin, yung RCA device natin, high input niya is high in, tas low output ang mangyayari sa kanya. So, ibig sabihin ng high, mas mataas na voltage, di ba? Siyempre, galing yun sa speaker natin. Speaker out yun, eh, kung tutusin na itong ating stereo. So, kinonvert natin, pinahina niya para maging kasing level ng RCA, which is maliit na kuryente, maliit na voltage din. Ganun ang nangyari sa kanya. Kinonvert niya lang ng konti, no? So, actually, passive type siya. Then, meron siya parang potentiometer dun. Pipihitin mo lang. Titimplay mo. Kasi initially, pag patugtog mo sa kanya, naku, napakalakas. Ang lakas nung ano niya, nung initial na config. So kailangan mo ibaba ng gusto and then saka mo volume man ng pataas. Ganun ang gawin ninyo, no? Kasi talaga sobrang lakas, sabog, no? Sabog ang tunog. 'Yon. So ganun yung way para ma gamit niyo to. Ito katulad nito sa Rush, wala siyang ganun. Okay, so okay na tayo dito, siguro dako tayo do sa likod. Pakita ko naman sa inyo kung paano 'yung nangyari sa kanya, no? Okay. Yan. Volume ko ng ganito. Okay. Okay, so dito tayo sa likod, no? So paano ba nangyari sa kanya, no? Actually may mga installation naman na ako nito. So madali niyo na maikakabit 'yan, mga idol. So panoorin niyo na lang, lalagay ko yung link diyan sa description. Doon niyo na lang panoorin yung full installation nitong speaker naman, no? So ang ginawa lang namin, yun, makita niyo, oh. Gumagana na siya, 'di ba? Ngayon, ginawa namin same din doon sa ginagawa namin lagi, doon sa may nung nagkabit ako sa High Ace. Kinabit namin 'to dati doon sa isang sasakyan niya, eh, sa High Ace. So same lang, no? Yan, oh. So dahil hindi naman ganun kalakas tong ampli namin, no? Ang ginamit namin is ano pa rin, yun, no? Yung socket lang na ganito, which is capable to ng mga 30 amperes, eh. Yung ganito. O mas less, mga 15 amperes, pero dinoble-doble lang namin 'yan. Para yung contact niya doble-doble, okay 'yun. And then 'yan yung ampli, oh. 'Di ba? Ito yung RCA na galing sa harap, no? And then syempre yung remote. No, actually, nabago na nga ito, eh. Pero basahin na lang natin. Oh, then yung speaker output niya, ito, naka-bridge na lang yan. Dahil mahina lang ito, itong, anong to, Sony Explode na to, 480 watts. Ang RMS na ito, mas mababa pa, syempre, mga 80 or 60 nga lang siguro yan. So, yan, kaya naka-bridge siya ng ganyan. Ito yung RCA. Then, power from the battery. Then negative niya, kuha lang kayo sa ground dito sa body. And then yung remote na tinuro ko nung una, di ba? Ito yun. Yan. So ganun lang yung connection niya. And mapapaganan nyo na siya. Yun. So yun ang technique para maging RCA capable yung inyong car stereo na walang RCA. Yun lang, no? Ilalagay ko rin dyan sa description tsaka pinned comment yung link kung saan mabibili para hindi na kayo mahirapan. Yun. At yun lang po muna, mga idol. Maraming salamat po. Okay, so kung tatanungin nyo naman ako, no, kung paano yung nangyari dito. So, eto, yan, no, mapapansin nyo sa Toyota Rush kasi meron siyang tweeter dito. Then may speaker doon. And then, syempre, doon din, no, kabilaan. And then, check ko dito sa may kanyang likod. Eto, yan. Yan yung mga speaker niya na stock, no. So, ibig sabihin, mga idol, no, ang ginawa ko lang is nagdagdag lang ako ng subwoofer. Subwoofer lang, pero yung mga stock na speaker na yan is dito pa rin kumukuha ng power yan. So, ang stock nito is alam ko is 45, ganyan, no? 50 RMS per channel. Ganun karamihan yan, karaniwan yan, ganun, eh, no? Sa madalas salita, nagdagdag lang ako nung
bayo sa likod do sa subwoofer, no. Dagdag lang ang subwoofer, pero ang tanong nga is kung gusto niyo i-split niyo na lang 'yon, gumamit kayo ng ibang amplifier. Kung gusto niyo palitan ng mga speaker pa 'yan, nasa sa inyo na 'yon. Or kung gusto niyo i-amplify 'yan, no, nasa sa inyo na 'yon. Pero dito, ang setup ko is stock speakers dito, dagdag lang ako ng ampli para sa sub. So, pwede ko siyang baklasin anytime. Then kapag trip kong may bayo, lakakabit ko. Kapag naman hindi, di stock lang. Para original pa rin. Yun. Nasa sa inyo na yan, mga idol. Ano daw? Kung sino daw nagpagawa, ay sino daw yung gumagawa, yun na daw yung magpainom. O, tama-tama. Siya gumagawa, hindi siya magpainom. May ebidensya. Tumutulungan ka na nga eh. Kami na bibili, amin na. Pucha, tayo para huwag tumutulong sa kanya. Eh, siya para huwag tumutulong sa atin. O, eh, pwede naman. Atin yung sasakyan. Na ako rito. Chicharon ko. Ano yan? Baka isang linggo na yun. Pulutan ni mekaniko. Pangmunggo na yan. Pangmunggo na nga yan. Wala, ayan, balat wala, lang cockroach. Wala pa nagagawa, pulutan na. Inuman na, wala pa nangyayari. O sige, baklasin mo na. Hindi maikabit yan. Sabi mo, ilatag po na. O, anong nangyayari, nakalatag na. Oo. Latag na yan, ha?